Contenders, tawagin natin ating first contender from Metro Manila, na si Tabitha Caro. Hi, hi guys! Hi! Gusto ko yung... Ang ganda ng name, Tabitha. Magandang hapon. Yes. Is it Tabitha or Tabitha? Yes. Tabitha. 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 Meron daw pang pinanggalingan yung name. Asan daw ba kinuha? Yes. Actually, galing daw po siya sa Bible and I think it means seamstress. So, seamstress. In Tagalog, mananahi. Mananahi. Si Tabitha ay... Pero sa totoong buhay ba ikaw ay isang mananahi rin? Hindi po. Ay, hindi. Anong pinagkakabalahan ni Tabitha? Yes. Ako po ay isang fresh graduate at ngayon po, nag-request po ako sa mom ko kung pwede bang mapahinga muna ako sa glit. Gusto kong mag-try din. Of course, i-try, i-pursue yung singing career. Fresh graduate. Ano bang course mo? Ang course ko po is International Studies major in Japanese Studies. Konnichiwa! Yoroshiku inigaishimasu! Arigato gozaimasu! Bakit mo napili yung Japanese? Gusto ko yun. Yeah. I'm very interested po kasi sa culture nila and the Japan itself is a very beautiful country and I think marami po tayong mga mapupulot na magagandang values from them na pwede nating gamitin to improve ourselves din and of course our country din naman. Ano bang mga values yan? Yes, ang napansin ko po when I went to Japan as a delegate of the Philippines, sobrang disciplined nila, as in if you go outside walang dumi yung kalsada at all. Everyone stays in their lane, tapos lahat ng it's very organized in general and that's something na I wish we could take into account din kasi I know that the Philippines is a beautiful country. Yes. And marami pa tayong sanang magagawa to improve it. Totoo. Yes. Kaya yun, kaya gusto ko sanang mapulot natin yun from there. Correct. Totoo. Pero sabi mo nga, Tabitha, kanina na ang laki ng difference ng Japan and Philippines when it comes to discipline. Yes. Bakit kaya sa tingin mo nagagawa ng Japan pero medyo nahihirapan ng Pilipinas na gawin yun? For me, I think nasa culture na talaga nila, even before, like when we studied history, talagang iba yung sense of discipline nila when it comes, even when it comes to like the royal family, yung pakikipag communicate ng common people to the family of the emperor, to iba, the higher, they can't look at the emperor in the eye kasi disrespect yun sa talaga. Kanila. So parang, yung mga simpleng bagay na ganun, parang I think it's also a practice of discipline na parang alam mong bawal, so wag mo nang gagawin. Yung mga fine ba doon, kunyari dito, kapag nag-park ka sa no parking area, matutow yung ano mo, ganyan. Yung fine ba doon, mas malaki ba, mas mahal, kaya parang takot yung mga tao? Anong paano ba doon? Actually, I'm not that familiar because I've only been to Japan once. Okay. And, opo, so, I don't think they even have fines kasi nga sobrang disciplined na yung mga tao. Hindi na kailangan ng fines. Totoo, tsaka ako, di ba, ilang beses na rin ako nakapunta ng Japan, parang hindi talaga ganun kasi lahat ma-respect talaga yung mga tao. Parang takot silang gawin yung mga ganun. Tapos, di ba, pag driver's license, meron lang limit sila. Kunwari, nakalimang penalty na sila, matatanggalan na sila ng license. Pero Tabitha, do you ever plan or do you ever wish to move to Japan permanently? Yes, I actually have plans of working in Japan kung fortunate enough ako na makahanap ng work there. But of course, syempre, iba rin po kasi kapag yung kinalakihan mong country, dun ka magsasettle down. And syempre, yung family mo kasama mo. Iba kasi yung bond ng mga Pilipino sa family nila. And ganun din kami, I feel. Like, ganun talaga kami. I'm very close din po kasi sa family ko. Okay, that's mine. Speaking of family, nung nag-Japan ka ba, kasama ba sila dun? Actually, hindi po. First time ko mag-travel on my own. Pero may kasama rin po akong mga classmates na delegates, fellow delegates. So ikaw yung naging parang somehow ba naging tour guide na parang syempre may mas alam ka na or mas knowledgeable ka na pagdating sa mga bagay. Actually, tour guide po ako in a sense na kapag umuwi yung relatives ko kasi may relatives po ako from the States and from Canada, ganun. So pag umuwi po sila, syempre parang it's been a while. Although may mga syempre mga Pilipino po sila, they have mga husbands na foreigners. So syempre sila parang saan ba natin sila pwedeng dalhin para mamulat sila sa Filipino culture, ganun. So parang ako yung punta tayo sa Intramuros, ganyan. Sarap yan, makakalibre ka din yan. Kain tayo ng fishball, squidball, yung mga ganun, yung mga
bagay na hindi nila necessarily laging nabibili din yes. sa States. So, saan-saan mo na sila dinadala usually? Mm. Nor, yan, usually po sa Intramuros. It's a very famous tourist spot kasi correct. Talaga. Mm. Tapos, some of my relatives really enjoy. Pag may mga kids kasi sa Ocean Park, gusto nila dun kasi ang daming mga fish, ganyan. Tapos, minsan, pagka nagpupunta ng Baguio, of course, pagka, syempre, gusto nila ng malamig na lugar, Baguio or Tagaytay. Mm-hmm. Kasi usually, baka nanibago sila sa yes, weather dito. Mm-hmm. Lagi daw summer dito. Masarap kaya yun kasi nakakalibri ka din. Yes. Ka din. Yes. Parang sobrang worldly ng view mo sa mga nalalaman natin tungkol sa Japan. May balak ka bang pumasok sa public service naman dito sa Pilipinas para ma-share mo yung mga natutunan mo sa Japan? Actually, ako po, very open naman ako to any possibility. Of course, I'm open to working sa corporate world, of course. And of course, syempre kung papala rin, singing career din. Pero of yes. course, I would like to share whatever I've learned from my course para ma-apply ng Philippines. Para, syempre, this is my home country. So, as much as possible, gusto ko rin tumulong. Yes. Tsaka maganda rin naman yun, bakit hindi kung mas makakabuti. Yes. Totoo. Kung ano yung nakakabuti din naman kasi talaga. Pero ito nga, nandito ka na sa tawag na tanghalan, ano ba yung matinding ipinaglalaban mo aside dun sa mga adikain na nasa isip mo? Ako po, sumali po kasi talaga ako with the intention of proving to myself na kaya ko pa na sumali sa singing contest. Kasi I've been singing for so long. Mm-hmm. I started singing when I was 4 years old. So parang marami na rin naman po akong na-experience na pagkapanalo and pagkatalo as well. Oh, so parang naman. Talagang dumating sa, there was a point in my life na parang, magaling ba talaga ako or mababait lang yung mga tao sa paligid ko? So parang this is a challenge to myself and to my artistry as well, of course, to see kung talaga bang may ilalaban ako, like meron ba akong may ibubuga na meron ba akong pag-asa na makapasok sa music industry ng Philippines? Kasi why not? I mean, I'm pretty sure it's every Filipino singer's dream day. Totoo yan. Yes! Here we go!